Plant vs. Undead Blockchain Gaming, guys. In this video, ipapakita ko kung paano bumili ng plants sa kanilang marketplace. So dito, guys, madaming options na pwedeng pagpilian. Makikita naman natin kung yung available quantity ng plants. Pwede din natin i-filter yung kanilang mga prices. Sa types, meron tayong iba't ibang pwedeng pagpilian. Yung dark, electro, fire, ice, light, parasites, metal, water, and wind. Tapos sa rarity naman, merong common, uncommon, rare, and mystic. Meron ding mother tree. So makikita din dyan natin yung mga minimum prices niya. Nag-range siya around 120 hanggang 185. Tapos sa land naman, yun nga, nag-uumpisa sa 747 PVU. Tapos pwede din natin siya ma-filter till the highest price. So makikita natin, guys, yung pinaka-highest is around 5,000 PVU. So ang mahal-mahal na masyado, guys, parang totoong lupa na yung bibilhin dito. Sa ngayon, mag-focus muna tayo, guys, dito sa plants. So madami nga tayong pwedeng pagpilian dito. Merong dark, so yung price niya nag-range around starting 94. Sa ibang types naman, yung fire, pwede natin yung siyang ma-check. So range from 100 till 150 meron. Sa ice, ganun din. Nag-start siya range from 95 PVU. So pwede siyang ma-filter common, uncommon. Mas higher yung prices ng uncommon. So sa light naman, meron din. Starting from 105 till 150. Dito, guys, pwede natin siyang i-check. I-select lang natin. So titingnan natin yung kanyang mga statistics, yung attack statistics niya. Tapos importante yung light energy na pwede niyang ma-produce. Tingnan natin sa type ng fire. So sa uncommon, medyo may tatlo, starting at 124. So dito makikita natin yung statistics niya is only 406, though mataas yung kanyang light energy na pwedeng ma-produce sa farming. Pero medyo mataas na yung kanyang price. Hanap ulit tayo, guys. Sa common naman, so dito may apat akong medyo pinagpipilian na medyo reasonable lang yung price niya. Dito 127, mataas yung kanyang light energy pero yung stats niya medyo mababa. So ito namang isa, ganun, medyo mataas din pero mababa yung stats. Ito nga, guys, yung pinagpipilian ko, yung 110, medyo mataas yung stats niya, 1022. Ito naman 107 lang pero mataas yung stats niya sa game, sa battle. So ito na lang siguro yung i-select ko. Konting difference lang naman siya sa light energy. So click lang natin yung buy option, tapos kailangan nating i-confirm. So meron namang transaction details na mag-i-indicate dyan, tapos kailangan lang natin itong i-confirm sa ating MetaMask. Check lang natin namang nang maigi yung pagkasunod-sunod. Confirm natin ulit. Tapos ganun nga, may magre-reflect na gas fee. Confirm din ulit natin ito. Mag-i-indicate naman na transaction completed. So dyan makikita nga natin yung binili nating plant.
So magre-reflect yan sa ating account info sa inventory. Pag-click natin yung plants, so makita natin meron na tayong available. Yung plant type, yung kanyang statistics, at yung light energy na pwede niyang ma-produce sa farming. So sa farm guys, dito para makapag-start, kailangan natin i-access yung mga tools. So dito, kailangan natin ng pots. Pero may dalawang type yan guys, so pinagpipilian ko siya. Mas okay yung big pot kasi 30 days yung duration niya. Yung big pot, meron chance na 1% daw ang baba masyado na magkaroon nga at makapag-produce ng seed. Pero sa duration, at least medyo bawi na guys yung 60 LE compared sa 20 LE. So after nyan, kailangan lang natin i-access yung land portion, tapos sa coordinates na 00, pwede na natin itong itanim. So yan lang muna guys, after nyan, papakita ko naman kung paano mag-harvest dito. Hanggang dito lang muna guys, maraming salamat sa panonood and see you in the next videos.